sa inyong lahat, sa mga nanonood. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Kasi baguhan lang po akong vlog. Hindi pa po natin alam ang patakaran ng YouTube. Ngayong araw pong ito, naisipan ko pong magluto ng sinaing na tulingan sa kamyas para po sa kusina at tayo ay magluto. Ayan, nandito na po tayo sa kusina at may nakahanda na po ditong sariwang tulingan. Ngayon po, bago po natin ito i-luto, tatanggalan po natin ang buntot kasi nandyan yung nakakahilo pagka hindi na sariwa yung tulingan. Pero itong luluto ko sariwa po ito. Ang maganda lang po para tayo makasiguro, tanggalin na rin natin po yung buntot para iwas hilo. Hiwaan po natin sa gitna, tanggal ang buntot, tapos ano po yan, palalaparin ang katawan, pipit-pitin para malapad po siya tingnan at saka matanggal yung mga dugo niya kasi malansa ang dugo niyan pag napasama sa pagsasayang. Kasi dati po akong may kantin, madalas po ako magluto ng tulingan, siguro mga 3 beses isang linggo. Hindi naman masarap ang sinaing na tulingan pag araw-araw mo na kakainin, nakakasawa na rin. Pero maraming may paboritong kumain to, hinahanap lagi. Kaya buhat nung kami nagsara ng kantin, siguro mga 2 buwan na. Ngayon ko lang naisipan na magluto ng sinaing na tulingan sa kamyas. Namimiss ko kasi rin yung tulingan, paborito ko rin ito. Hindi lang araw-araw, paminsan-minsan masarap kainin. Marami ka talagang makakain pag sinain na tulingan ang ulam mo. Ito sa pressure cooker ko to niluluto para madaling lumambot ang tinik niya. Simple lang po naman ang mga rikado nito, bawang, mga isang ulong bawang na maliit lang, tapos luya, saka sibuyas, kamyas, at saka kailangan ang tulingan bago mo isaing, balutin mo yung ulo para hindi sa maputol dahon ng saging. Kasi pagka hindi mo nilagyan ng suporta yung ulo niya, nababali. Saka mas maganda yung dahon ng saging, pampadagdag lasa rin yan. Siguro mga nasa pagkalagay mo sa apoy niyan, nasa maghihintay ka ng mga 45 minutes bago mo hanguin. At saka pagkatapos na ng 45 minutes, palalamigin mo muna yung pressure cooker kasi delikado kasi yan pagka ang pressure cooker ay binuksan mo agad na bagong hango. Delikado, sasabog yan. Kailangan pasingawin mo muna yung init niya at saka palamigin mo muna bago mo buksan para iwas disgrasya tayo. Kasi mayroon na nangyari niya na hindi alam gumamit ng pressure cooker.
ano, binuksan agad. Ayun, sabog, lapnos ang braso. Kaya yung mga gumagamit ng pressure cooker na baguhan pa, kailangan po pagka tapos nyong patayin ng apoy, huwag nyo agad bubuksan. Delikado. Kasi ang pressure niyan malakas pa. Kailangan ay palamigin. Saka kung wala ng pressure, tanggalin nyo yung pinakatakip sa taklob niya. Ngayon, kung wala na siyang pressure, pwede na ninyong buksan para hindi siya sumabog. Help po. Lagyan natin ang kamyas sa ilalim. Tapos yung sinigang na sili, mga tatlong piraso yung sinigang na sili. Sunod po natin ilagay yung yan, yung taba, kaunting taba ng baboy. At saka pinitpit na bawang. Pipitin natin para maganda at lumabas yung katas niya. Sarap. Lasang lasa yan sa tulingan. Ang maganda dito sa tulingan, kung halimbawa hindi mo naubos ng, kasi ang tulingan kasi habang tumatagal yan sumasarap, hindi siya na papanis kahit na mabuti siya ng tatlong araw. Gawin mo lang, initin mo yung sabaw at saka initin mo rin yung tulingan para ma-preserve pa yung kanyang, hindi siya masira agad. Ang maganda dyan sa tulingan, pagka maraming sumubra, nung ako nasa kantin pa, bumibili ako ng gata. Gagata ako, haluan ng pizza, italong. Masarap. Masarap yan, ginata ang tulingan. Pa, isasasain mo muna. Sa Batangas kasi yung mga ginagawa nila, sa ano, sa palayok nila sinasain. Pero ang tagal, marami pang hintay yung oras. Hindi katulad sa pressure cooker, talagang pressure na ang pagkakaluto. Malambot na malambot ang tinik within 45 minutes. Pwede mo na siyang hanguin. Tapos pag malamig na, takloban mo. Buksan mo at yung bukod mo yung patis. Tapos pagkaalis mo ng patis, isalan mo ulit siya ng mga hanggang sa matuyo yung tulingan, na para siya matigas siya, hindi siya malamot. Yan po, nilagyan po natin ng paminta tsaka magic syrup. Sarap ang palasa. Lagyan po natin ng tubig, siguro mga tatlong cup o tatlong mangkok, kaya hanggang apat, para hindi siya matuyuan, magkaroon pa siya ng tirang patis. Sana yung buwang ito ang Mayo, yan po ang talagang tagtulingan, kasi yung nakaraan na hindi pa buwan ang tagtulingan, ang mahal ng kilo niyan nasa higit 200. Ngayon nakachimpo ako ng medyo mura na 150 ang kilo, kaya naisipan ko na
magluto kasi pagkasaksa ang tulingan sa maabot lang na hanggang 20 kilo 30 kilo, saksa talaga yung pagka lalo na sa Mindoro maabot pino, halos ang iba pinagbibigay na lang dahil sa dami ng nahuli pag talagang tagtulingan. Kaya ngayong May, marami na lang magtitinda ng tulingan dyan sa lansangan. At walk in lang. Tapos na yung 45 minutes. Gagawin pa natin, babawasan ng patis. Bubukod yung patis. Tapos ibalik natin ng 5 minutes ulit yung tulingan sa apoy para siya ay tumigas. Ang gawin na, para hindi siya masira, lagyan nyo ng plato. Tapos, yan, ganyan, bago kunin nyo yung patis. Para hindi siya ma-disalign. Yan, tapos, sanulin natin yung apoy. 2-3 minutes siguro yan para tuyo-tuyo na siya. Kasi wala na siyang patis. Hindi na nyo ibabalik yung taklob ng pressure cooker. Yan na siyang singaw para madaling matuyo. Ito na po ang sinaing na tulingan. Nasa pagkain na. Ito po ay pang ano lang namin. Pang ulam lang dito sa bahay kasi nasabik lang kumain dahil matagal na kami hindi nakapagluto nito. Hindi katulad nung mayroon pa kaming kantin. Halos linggo-linggo ay nakakain kami yan dahil pambinta. Ito pang sarili lang. Ilan lang naman kami dito sa baya, 4 lang kami ka, abutin pa siguro ito ng 2 araw bago maubos. Bago nga pala ako nun, shout out po sa mga taga, sa mga viewer, sa mga subscriber. Sana mag-subscribe naman kayo para dumagdag yung aking mga subscriber. Ayan po, sana matutunan ninyo yung pagsasaing ng tulingan. Naibigay ko na sa inyo ang tips lahat ang pagluluto. Kung gusto niyo masarap yung ano sabaw, patis niya, lagyan nyo ng kalamansi, pandagdag panlasa para masarap ang pagkain. Kuha tayo ng patis. Tapos lagyan po natin ng isang kalamansi. Eh po, kain na po tayo. Parang tirahan mo naman ako para may makain din kami. Kalahati na agad yung isa. Dahan-dahan, baka mabulunan, ha? Okay. Hanggang sa muli po at mayroon pa rin pa akong tuturo na mga ibang lulutuin katulad ng mga ayan po mga gatang alimasag. Sa susunod pong video tuturo ko po yung pagluluto ng ganitong luto na ginataang alimasag. Masarap po yan.
halo yung pichay at saka talong, saka isang buong gata.